Thank you very much for doing this. Buti na pa, uodin kita. Basta ikaw, Nelson. Siguro yung mga panahon na yon may mga inaasikaso lang ako, you know. So, but I'm glad I'm here talking to you. Mm-mm. Alam mo, okay, simulan natin, Kier, ano? Kasi napanood kita dun sa pilot week ng Black Rider. And short but sweet yung ano mo doon, yung role mo doon. Isa ka doon sa kidnapper, 'di ba, yung ano, yung role mo doon. And ang kaeksena mo ay si Carl Abellana and si Ruru Madrid. So kano mo sa akin, how was the experience? Well, maganda yung experience ko doon nung nag-shooting kami ng Black Rider. Nakita ko si Ruru Madrid ng he's very professional, and even Carla, wala hindi ko sila nakita ng kahit anumang kaartihan, kasi ang mga eksena namin noon, most of the time pang ano, madaling araw nag-start kami mga 9 PM, 10 PM, so natatapos din kami mga 3 AM, pero I'm proud of them na talagang ginagampanan nila ng mabuti yung mga characters nila, at very professional yung dalawa. Paano mo pinagandaan yung role mo sa Black Rider? Nako, pinagandaan ko. Una-una, makikita mo naman sa buko ko, Nelson. I make sure. Oo. Yeah, di ba? I make sure na I'm always at my best pag nasa harapan ako ng camera. I don't play around. Pag umaarte na ako, pag nasa set na ako. Okay, so doon pa lang sa buko, alam mo nang pinagandaan niya yung character. Mm-mm. And then yung, hindi lang yun kasi that's physical eh. Iba pa yung internal. Mm-mm. Iba pa yun. So, gagamit ka ngayon dyan ng mga, merong mga references, mag-iisip ka kung ano ba gusto ng playwright, ng director. So, be creative. Ganun ang ano, ang isang preparation ng isang artista. You really have to think about your character. So talagang kumbaga nagre-research ka rin kung ano ba itsura ng gusto ko ipakita, parang ganun. Yes, and I make sure na pag lumalabas ako, Nelson, ayokong ma-board sa akin yung tao na parang, oh, it's same old acting, same old character yung mga kilos nila. I make sure na ma-entertain ko yung mga viewers. So, pag ganun ang ano ko, ang goal ko na ma-entertain ko ang mga viewers, I make sure na pag lumabas ako, may makikita silang bago. Pero, Kier, bibihira ka ng tumanggap ng projects eh. I know that for a fact. I think pwede ko naman sabihin na itong si Kier, nakaka-dinner ko to once in a while. If not, nakukwento mo sa akin na parang may offer sa'yo pero hindi mo tinanggap. Bakit ganon? Bakit parang choosy ka pagdating sa projects? Kasi ang ano ko dyan, di ba Nelson, numinto ako sa showbiz, sa pag-arte. Ay, hindi ako nag-retire. Hindi ako nag-quit. I just stopped. Dahil katulad ng mga nabanggit ko sa mga iba kong interviews, naba-burnout ako. Pag na-burnout ako, nawawala na yung fire. Yung passion ko sa pag-arte. At pag nangyari yun, bumababa na yung level ng pag-arte ko. So, and I don't want that to happen because I love acting so much. Okay? And nabanggit mo na matumal yung paggawa ko ng mga projects. Ano yun? Choice ko yun. Kasi I'm 51 years old. I guess it comes with age. So, totoo pala yun, ano? Kasi, of course, napagbibiruan natin yan tungkol doon sa mga projects mo. And pabiru mo kasing sinasabi sa akin na nababurnout ako eh, ayoko na. So, totoo pala yun. Totoo yun, Nelson. Basta pag ano, dinadaan mo lang sa biro parate. Dinadaan ko lang sa biro, pero totoo yun, Nelson. Ang ugali ko, pag meron akong nagustuhan, talagang all out ako, 200%. Pero pag ako na-burnout, nawawala yung fire, nawawala yung interest ko sa ginagawa ko. Itong, okay, babalikan natin yung showbiz, ano? Ano yung mga, would you care to share kung ano yung mga bagay na nagpa-burnout sa'yo? For you to, you know, to, parang may term dyan ngayon ng mga millennials eh, tsaka mga Gen Z, yung quiet quitting eh. So, kumbaga, quiet quitting. Oo.
yung nagpa-quiet quit sa iyo. Hindi ka naman kasi talaga nag-quit, pero kumbaga nag-slow, tama ba ako? Yung, yeah, yung ano, yung naging mainipin ako sa set. Mm. Oo. Dati nung bata-bata ako, bibigyan nila ako ng call time ng 7 a.m. Kukunan ako kinabukasan ng 8 a.m. Wala kang maririnig sa akin. Mm. You know, when I was like mga 22 noon, 23. Mm-mm. Yung realization ko nung nagte-taping ako, binigyan ako ng call time ng mga 10 a.m. 3 p.m. hindi pa ako nakukunan. Mm-mm. And then pinagsabihan ko yung PA. Mm. Sabi ko, bakit yung ako i-call ng 10 a.m.? Alam nyo naman, ang eksena ko hapon pa. Mm-mm. Then after telling that person, I realized, okay, pahinga ka muna, Kier. Ano ka na eh, medyo, ano, medyo mainipin ka na, you know, think, anong, okay, relax ka muna. Totoo din naman eh, totoo din naman na it really comes with age. Na it comes parang with age, yeah. Nagiging, lalo tayong tumatanda, nagiging mainipin tayo. Kasi ako, pag pumupunta ako sa mga press con, dati pati kahit ano, sabihin mong... Pati Nelson, nagiging antukin tayo, di ba Nelson, pag lumalabas. Ganyan yung mga ano. Diba, sige, tumakain. isingit mo pa. Sige, hindi, sige, go ahead. O, hindi, kasi, di ba yung sabi ko nga, pag, aliba, pumupunta ako sa press con, dati pag yung press con, 12 o'clock, tapos tumarating ng 3 o'clock yung artista, okay lang sa akin yun eh. Like, tapos magtatagal ng ilang oras, okay lang sa akin yun, kasi may kachika naman ako doon. Ngayon talaga, parang, hindi ko na kayang maghintay ng matagal. Hindi ko alam. Siguro, tama ka, nagiging mainipin na nga tayo. Right, right. Kung baga, ang nasa isip natin, so parang marami pa tayong kailangan gawin. Mm. Sayang yung oras. Mm-mm. Yun ang ano, tumatapos sa isip ko. Parang, okay, marami akong kailangan gawin. Ano, magtitake na bata because I have to go home. Kailangan ko i-check yung wife ko kung anong ginagawa. Kamusta yung bahay. So, marami na nangyayari compare nung single ako. Mm-mm. And plus, of course, syempre, obligation mo rin na to check on your businesses, 'di ba? Parang ang hirap na yung ang dami-dami mong gagawin, tapos hindi yung natetenga ka sa isang bagay na wala ka namang ginagawa. Marami nang ano eh, kumbaga marami ka ng obligation sa buhay. Mm. Kumpara nung kabataan mo. Mm-mm. So ngayon, ang ginagawa ko, may mga offers, pero pag gusto ko yung project, pag gusto ko yung role, why not? Pero pag pinipili mo na, naging mas mapili ka na. Ko, pero pag medyo alanganin ako sa project, tumatanggi na lang ako. Mm-hmm. Usapang showbiz pa rin. Doon sa mga nagawa mong projects, ano sa tingin mo yung best performance mo? Madami. Alam mo naman kaming magagaling. Yes. Marami kami. Bilang action star. Oo. But if you're gonna ask me, Nelson, may dalawang hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Ano yun? Na nagawa ko sa showbiz. Yung unang-una, yung unang saba ko sa harapan ng camera. Hmm. Ano pa siya? Nag-taping ako. Lovingly Yourself ba yun? Lovingly Yourself. Sino ka-eksena mo doon? Ang kasama ko rin si Papa ko, pati si Zorin. Oh, it's a family then, game. Yeah, so first eksena ko, so take na. Then after sinabi ng director ng cut, lahat sila nabigla. Dahil hindi pa ako wala akong workshop noon, Nelson. Pero nagawa ko yun, take one ako. Mm. Kumbaga, hinihingi ng director na bigay ko. So, very memorable sa akin yun. And then yung second naman, yung gumawa ako ng eksena sa isusumpong kita sa tatay ko. Ang ka-eksena ko, yung hari ng pelikulang Pilipino, si The King FPJ. Oo. Mm. And mind you, Nelson, kulang ata ang dumibdib kay FPJ pag pinanood mo yung eksena. Mm-hmm. Tinulak ko siya sa dibdib. But before doing that, Nelson, nagpaalam ako. And you call that respect. Mm-hmm. Hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong baka teka muna, paano ka nagpaalam kay FPJ dati? O, tutulak kita sa dibdib, ha? So nandun na kami sa set, di ba? Sabi ko, Tito Rani, okay lang, kasi galit ako dun eh. Nag-park siya dun sa parking slot ko eh. Mm-hmm. Sabi ko, Tito Rani, okay lang po ba kung itutulak ko kayo sa dibdib? Mm-hmm. Nagpaalam ako. Ano sabi niya? Oo. Doon ko nakitaan ng kababaang loob si The King, FPJ. Isipin mo naman, FPJ, sino naman ako? Pero inoohan niya yung na-request ko. Mm-hmm. Ibig sabihin, mapagbigay siya,
professional, magaling na artista, at naiintindihan niya yung eksena. Very human. Even si Paquito Diaz. Very memorable sa akin yun. Ano sa tingin mo yung ano nila, yung naging kultura na ngayon ng generation na to of artists compared dun sa kultura nyo noon, nung 90s? Ang isang napansin ko talaga, Nelson, yung ano, dati kasi wala kasing standby area before. Kaya mas close yung mga artista dati. Pagkatapos namin mag-take, pupunta lang kami sa isang lugar, doon na kami mag-uusap-usap. Ang isang talagang napansin ko, yung generation ngayon or yung set sa taping, merong standby area. So pagtapos mag-take, kanya-kanya na. Na naka-aircon, ha? Na naka-aircon. Sa amin, wala. Oo. Talagang papangpinsan ka. Which is, hindi ko pagpapalit yung experience ko dati. Never ko pagpapalit yun. At dati, walang monitor. Kaya yung mga fight scenes na napapanood nyo dati, kailangan magaling ka. So dahil hindi mo makikita kung tama yung ginawa mo unless mag-dubbing na kayo sa Magnatec, sa Quezon City. So dahil hindi nyo nakikita yung eksena, walang preview, kumbaga? Wala, walang preview yun. Ganong kagagaling yung mga artista, yung mga sinundan kong artista. Kaya bilib na bilib ako sa kanila. Tapos, yung director, tiwala din siya doon sa artista na, kailangan, yung gagawin ninyo, doon sa, right, yung akma doon sa napag-usapan natin. Yeah. Even the director, wala siyang monitor. Yun na nga. Ang grabe. Ganon sa ano, katindi yung, ano, yung training na, ganon, kumbaga old school talaga. Hindi lang yon, Nelson. Dati yung camera, pag umandar na yung camera, maririnig mo yung film, yung negative o rumorolyo. Ibig sabihin, pag nagkamali ka, gastos yun. Kasi hindi mo na pwedeng ulitin yun, tapo na yun. Yung, kaya hanggang, yeah. Yung sa ugali naman ng mga artista, compared to sa dati at saka yung sa ngayon, anong masasabi mo? Mas, ano ba, I'm sorry, pero I'm just being honest. Syempre, di ba, somebody na umano to sa different generations. Gusto kong malaman napansin mo. Oo. Mas nagbibigay pugay yung mga artista dati. Mas nagbibigay ng galang. Alam nila kung sino yung senyor. Senyor, di ba, magandang umaga po. Diba? Hanggang ngayon, dala ko yun. May mga ibang artista, like I said, hindi ko nilalaan. Pero meron ding mga paguan na pag dumating, parang walang kilala or, you know. Ako, automatic ako. Pagdating ko sa set, may mas maano sa akin. Good morning po. Good morning po. Ako po si Kier. At nagpapakilala ka pa. Nagpapakilala ako po si Kier. Ikaw yung anak ni Lito Legaspi. Opo. Diba? So magandang relationship pag ganun. Kier, let's get personal. Tungkol sa iyo ba? Tungkol ba sa iyo? Marami akong ano. Wag sa akin. Okay. Okay. Siyempre ito, hindi ko alam kung paano ko itatanong sa ito ng tama kasi I know mahirap kahit na tayong dalawa nasa isang dinner table na tayo lang ito. I'm not, hindi ko na i-sugarcoat ito this time. Pero at saka hindi rin na obvious ba na naiilang ako dun sa tanong. Pag-usapan natin si Danny. Okay. Once and for all, siguro tatanungin kita, how are you and Danny? Matagal na kami hindi nakakapag-usap. But in fairness to her, once tumawag siya, nangamusta, ang sabi niya nga sa akin, parang gusto niyang makilala. Kumbaga magkakilala yung anak niya, magkita lahat, maayos lahat. Yung apo mo. Yeah. So, pero after that, wala na. Hindi, kasi nabanggit mo yung apo mo. Parang ang weird lang kasi na ako, as a spectator, as a reporter. Kasi may mga nakita kong post na pinakilala niya yun sa Legaspi family at ikaw lang yung wala doon. Yeah. How do you feel about that?
I don't know, Nelson, pero actually parang ano na eh, parang nasabi ko na lahat kasi, Nelson, eh, about Ayn Rand, kung ano yung relationship namin, kung Ayn Rand, yun yung namin. Tawag mo sa kanya. Yun yeah, Ayn Rand. Oo. Yeah. But I want to take this time na lang, Nelson, pasalamatan yung mga taong nagmahal sa kanya, tumulong sa kanya, nakaintindi sa akin. Yun na lang siguro, no? So, nabanggit ko na rin sa iba kong interviews na si Dennis, yan, gusto kong pasalamatan yan dahil inalagaan niya at minahal niya si Ayn Rand, parang sarili niyang anak. And I appreciate that. So, kay Dennis, basta lakas sa malangin loob mo, gawin mo kung ano yung tingin mong tama at huwag kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Pag alam mong tama, pare, bro, gawin mo yan, makakabuti sa yan. It will give you peace in your mind, in your soul. Kay Gretchen naman, like I said, si Gretchen, mahal ko yan. You know? So, Gretchen, I love you and always take care of yourself. Malaking ano yan, sobrang bilib ako dyan. Isa yan sa nagtanggol sa akin. And I was surprised talaga. Nakausap na ba kayo ni Dennis? Dennis pa din ito ah. Oo, not yet. Mm-mm. Pero if one day magkakausap kami, I'm sure magiging magandang usapan yun. Kasi I think isa ako sa mga taong talagang makaka-relate sa pinagdadaanan niya. Halos may hawig eh. Yeah. Ako, naiintindihan ako si Dennis. Nagsusupport ako dyan kay Dennis. Nakita ko yung mabuti siyang ame. Nakikita ko yan, mabuti siyang tao. Si Gretchen, nakausap na ba kayo? Matagal nang hindi. Pero ang pag nagkakausap kami ni Gretchen, kahit matagal na kami hindi nagkita, hindi nag-usap, pero once na mag-usap kami, parang kailan lang nag-usap kami. Yung gano'n, parang, alam mo, talagang swak kami niyan eh. Ni Gretchen. She's a lovely person. Mabait si Gretchen. Nabanggit mo kanina si Dennis ano, na may pagkakahawig. Yung naging pinagdaanan mo, pinagdaanan ninyong dalawa. Nung of course, I'm sure, nababasa mo rin online yung mga naibato sa kanya at saka yung napagdaanan niya recently. Nakarelate ka ba dun sa mga nangyayari sa kanya? Nag-iisip ako. Iniisip ko bakit may ganyang pangyayari sa buhay. Yun ang nararamdaman ko because nakikita ko mahal naman talaga ni Dennis yung mga anak. And then bakit may ganyan, bakit may issue? And I feel sorry for Dennis eh. Ayun, naaawa ako eh. Kasi sa lahat ng ayoko, Nelson, pag nakikita ko yung isang tao na merong magandang kalooban. Oh, magandang intention. Tapos, magandang intention, pero hindi nabibigay sa kanya yung gusto niyang mangyari. Ano, masakit din sa... Kumbagang masakit sa mata ko. Hindi ko rin maano. Nararamdaman ko yung sakit o yung na-experience yung tao na yon. Sana nga, one of these days, ano, mag-cruise ang landas din ng dalawa ni Dennis, no? Oo, eh nagsama kami sa movie niyan eh. Blue Jeans Gang ni Dennis eh. Oo, pero wala pa naman kasi yun. wala pa yung pinagdaanan niyo. Yeah. Oo. Matagal na yun, yeah. Oo. Sorry, ito, I know, hindi ko alam kung sasagutin mo to, pero kayo ni Marjorie ba okay ba para kayo? Para sa'yo, sasagutin ko Nelson, ikaw pa. Ayan. Kayo ba ni Marjorie okay kayo? Alam mo, yes, si Marge, grabe Nelson, 30 years ago na yun. I don't have anything to say sa kanya. 30 years ago na yun. Nung huling usap ninyo, 30 years ago? Oh, after noon, di ba, nagiwalay na kami. Nagkaroon na kami ng kanya-kanyang buhay eh. So, nung nagiwalay kami, totally stop na yung communication, wala na. Ikaw ba, how do you feel pag natatanong tong mga bagay na to? Kasi syempre, di ba, bibihira ka naman upo sa press eh. Like parang bibihira kang magkaroon ng pagkakataon na umupo na may kasamang press. And when you do, natatanong sa iyo tong mga bagay na to. Natatanong si Danny, natatanong si Dennis, natatanong si Marjorie. How do you feel? Itong sagot ko dyan, Nelson. Sobrang napakalit na issue. Alam mo bakit?
Kasi I'm 51 years old, marami na ako nakita sa buhay ko na mas mabibigat dyan. So, yung mga gantong issue, well, ano na yan eh. Kumbaga, maliit na bagay na lang sa akin yan dahil marami na akong experience at nakita sa buhay na talagang mabibigat na problema. And, in addition to that, Nelson, ipinadyos ko lahat kasi pag may tiwala ka sa Diyos, alam mo, hindi ka niya pababayaan eh. Sabi ko lang, Ama, ikaw na pong bahala sa akin at sa mga problema ko. Tulungan niya po akong ano, bigyan ng solusyon yan. Yun na, meron lang peace of mind. Kasi tayo mga tao, Nelson, ano tayo eh, limitado tayo. Totoo. Pero pag nagtiwala ka sa kanya, walang limit yan. Creator yan eh. So yung thought na yon, magkakaroon ng bibigyan yan ng kapayapaan sa pag-iisip mo, pati sa pagkatao mo. You know, Kier, I still have other questions, pero before I move on, hindi ko alam kung sasagutin mo to, pero ibabato ko na lang din. Para sa'yo, Nelson, sasagutin ko yan. Kasi yung 2021, may lumabas na cryptic post 4 days before Danny's interview. Nakalagay doon, pinost mo na, magpa-interview kaya ako para yung side ko naman ang marinig. I'm trying to take all the punches and lies, but let's see how you would feel if I tell my side of the story. Game. Yeah. Ano ibig sabihin mo doon? Or sino ang pinatatamaan mo doon? First, Nelson, I was triggered by lies. I was triggered by lies. Kaya ako nagsalita. Kasi may mga panahon na pag pinabayaan mo ang isang issue, yung tama nagiging mali na eh. Nagbinibigyan na ng tao ng ibang or kung sino yung nagsasalita parate, siya yung nagmumukhang tama. Oo. So, ayun ang pinaka-ayoko. Isa yan sa ayoko na ang tama gagawin yung mali. Ayaw na ayaw ko yan. So, nagsalita ako dahil nga, sabi ko hindi, kailangan ko magsalita ako, matitwist na eh. Mapabaloktot yung tama eh. Which I don't like. May mga bagay. I'm a happy-go-lucky guy. Pero meron akong ano, mga boundaries. Meron akong mga bagay na... So, kumbaga, pwede kang itulak-tulak, pero wait, darating din yung time na... May boundary ako eh. May mga bagay sa buhay ko na... Hindi, mga prinsipyo, ayan. Yan ang ano, hindi ko binibiro. It's pinasadyos ko na lahat talaga. Kumbaga, I'm moving on. Kumbaga, I just want peace. I just want peace. Maging masaya, huwag magpa-stress sa kahit anong problema. And those are my ano, yan yung mga binabantayan ko sa buhay. Basta yan, kailangan pag may problema, kayang bigyan ng solution yan. Pero don't be ano, mama-stress sa kung ano man. So, the way I see it, ano, kumbaga na-addict ka na dun sa tahimik na buhay. Yeah. Yun yung end all mo eh. Parang, yeah, and why go back? 20 years ago, di ba? Why go back? Di ba? Tapos na yung mga bagay-bagay na yun eh. Nag-move on ka na. Ang importante yung present, pati yung hinaharap. Yun ang mga kailangan natin isipin. Kumbaga, nag-move on ka na. Ayaw mo na nang umalik. Yeah, hindi mo na kailangan isipin pa kung ano yung before. Kasi kahit anong isip mo niya, hindi mo na mababalik. Di ba? So, ang pinaka-importante, may problema ngayon, ayusin natin. Pero yung mga nangyari na dati, it's not worth it na balik-balikan yung mga issue ng mga ganon. Okay, ito, ano lang to ah. Hindi, of course, yung hindi ko alam kung mangyayari ito. Pero itong question, ito yung question na gusto kong tanungin ngayon. What if, ito yung mga what if questions eh. Alba, tumawag si Danny at gusto niyang makasama, gusto kong makasama this Christmas at ipakita raw ang apo mo. Aba, syempre. Walang problema sa akin yun. So, kumbaga, kumbaga, andiyan ka lang, naghihintay ka lang. Naghihintay lang ako. Open yung leg. Katulad ng sinabi ko eh, na hindi, nandito lang naman ako, especially sa ngayon. Ano na ako? Yun naman ang ano eh. Katulad ng sinabi ko, open yung line, wala akong sinarado na kahit nung, nandito lang ako. Nandito lang naman ako. Kasi naghambol ako, Nelson, simula nung bata yan hanggang tumanda na yan, nagkaroon ng anak. Ako naghambol, pero totoo yung sinabi ko, paano kami magkikita? Pag yung
paano kayo magkikita kung yung hinahabol mo tumatakbo naman ng papalayo? Yung hinahanap mo, tago naman ng tago. Diba? So, sabi ko, okay, bukas yung linya ko, I'm just here, alam mo yung number ko, meron social media, lalo na ngayon may social media, diba? So, madali na makipag-communicate to reach out. I'm just here. Diba? Magulang ako, mamahalin ko lang anak ko. Ganun lang kasi yun. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. O, usapang pamilya naman tayo. Wait. Of course, your wife is a very private person and hindi kayo masyadong public, ano. Mas okay ba sa'yo yung ganon? Yeah. Ano kami? Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Ano kami? Alam namin yung reality. Alam namin yung tama at mali. Ano ba yung mga hindi dapat gawin? Diba? Like, sa sitwasyon ko, Nelson, sa set, paglabas ko, oy, idol, diba? Hanga, diba? Pero alam ko, ano lang naman yan, paghahanga lang naman. Hindi ko naalis sa isip ko na meron talagang reality, which is, uuwi ka sa bahay, marami kang aasikasuin, kailangan mong tumulong sa tao, diba? Maging giver ka, yun ang mga, yun ang ano, ginagawa namin ng wife ko, na kahit, madalas kaming lumabas. Pero pag kaming dalawa talaga, gusto namin ano lang, tahimik lang. Doon tayo sa totoo. Yung hindi kami nagpipretend kasi. Yung, kasi kanina we were talking about peace, ano? We were talking about yung kapayapaan mo sa sarili mo. Do you think your non-showbiz wife had something to do with it? Na yung talaga yung nagturo sa'yo na parang pumunta doon sa mas tahimik na mundo? Nagkataon parang gusto namin, dumating kami sa punto namin na gusto namin tahimik lang. She's a very strong woman yan. Alam mo yan, Nelson. Nung nagkasama kami, and I believe, ipinahintulot yun ng Diyos. Dahil parang nakating ready magsama. Eh, matagal na yun, ha? You celebrated your 90 years. Alam mo ba, 18 years na kami. 18, oo. Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, kung gaano kayo katagal, ganun din kami katagal. Yung, kung gaano kayo katagal married, ganun kami katagal nung partner ko. Nung, eto yan, Nelson, nung pagbaga-asawa ka pala, meron pa ng mga adjustment. Kasi I never thought na magluluto ako. Ah, talaga? So ito yung, yung hindi mo iniisip na gagawin mo ever? Nagagawin ko. Kasi, una-una ayoko sa kusina mainit. And I don't like cooking. I love eating. Pero pagluluto, hindi. Pero nung nagkaroon ako ng asawa, nagluto ako para sa kanya. Yeah. Simple lang. Pero yung ang point ko, may ano talaga, pag naandyan na yung may asawa ka na, talagang mag-adjust ka and you'll do everything para ma-please mo yung partner mo. Alam nyo, ito pong si Kiers, ato nga, sabihin ko na kaagad, wala po yung niluluto na yung mga high-faluting na recipe. Pero pag pinagluto nyo siya ng ginisang corned beef, nag-aagawa ng mga tao. Yeah. At meron akong bagong discovery, Nelson. Ano to? Ramen with, ano yun, yung egg, runny egg. Yung runny egg? Kaya kong gawin yun. And she loves it. Yeah, the texture of the noodles, perfect yan. Hindi siya malambot at hindi matigas. Tama-tama. Al dente. Yan. Yeah. Ikaw, kung tatanungin kita ngayon, Kier, may advice ka ba to your 20-year-old self? Kasi yung 20-year-old self mo medyo, ano ka pa nun eh, yung pa-action star, yung sabing mga kanina ang mapagbigay ka sa mga nagmamahal sa iyo pero syempre ngayon ibang-iba na yung care doon sa 20 year old self mo. Meron ka bang advice? Mga advice ko sa kanya, huwag kang mag-alala dahil merong plano ang Diyos sa iyo at kung ano ang inumpisa niya tatapusin niya. Wow. Yun ang sasabihin ko sa kanya. At sasabihin ko rin sa kanya,
sinabi rin ng Diyos, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Sa anumang paraan, hindi kita pagkukulamin. Ayun ang sasabihin ko sa 20-year-old Care. So, galing. Be happy, Care. Yeah. Ang galing. Ang galing nung kasi nung time na yun, no? I'm sure meron ka pang mga worries na ngayon. Yeah. Ang tingin sa'yo ng tao ngayon, ayan. Ano eh. Yun nga ang, ako sabihin ko na rin ito, misconception ito ng tao sa'yo, na ang feeling nila happy-go-lucky ka, pero ang di nila alam, you're a very peaceful person. Simpleng tao. Simple lang yung buhay na gusto ko. I mean, pag lumalabas ako, kilala ko ng mga tao, nagpapapicture sa akin. Pero it ends there. Pag sakay mo ng kotse, pagdating mo ng bahay, ano lang yan eh. Sabi ko nga sa inyo, ako pa yung inaaway ko pa yun. Yan na naman suot mo. Lalabas tayo, right, yan na naman right, suot right. mo. So, napakasimpleng tao po nitong si Kier. And ako, yeah. I've seen that firsthand. At yun talaga yung sabi ko. Di ba nga, parati ko sinasabi sa'yo, hindi ko maramdaman na artista ka. Lalo na pag magkasama tayo. Na, alam mo na, babali na lang yung pag yung lumalabas tayo tapos biglang pinagkakaguluhan ka ng mga tao nung papapicture sa'yo na parang, ay, oo nga, artista pala si Kier. kasi alam ko yan, ano lang naman, for me, it's just work. Never pasok sa ulo ko na sikat ako, gwapo ako, pinagkakaguluhan ako ng tao. Never, kahit nung kabataan ko, never. Basta yan, pag pinaarte mo, I'll do it. Pero hindi ever masok sa utak ko o sa ulo ko na sikat ako, kailangan respetuhin niyo ako, kailangan batiin niyo ako. Never. Wow. Oo, totoo 'yun. Totoo 'yun. Oo. Kaya nga 'di ba Nelson, ayun nga katulad ng sinabi, pag nagsasama tayo, parang natural lang, normal lang. No, normal lang kung paano ako makitungo or paano ko pakitunguan ng ibang kaibigan ko na non-showbiz. Ganun din, ganun ka rin eh. Yeah, kaya nga maraming tao na nakakilala sa akin in person sa sabihin, Kier, iba ka pala. Tahimik ka lang pala sa pelikula. Lagi kang salbahe. Sabi ko, oo, pelikula lang po yun. Sabi kong ganun. Hindi, at saka diba, parang pag lumalabas nga tayo, ikaw pa yung nandun sa likod kasi ikaw yung mahihain. Oo. Yung parang, right. Sabi ko parang, hindi ko makita eh, hello, 90s idol. Parang, ba't ka mahihain? Parang ganun. Anyway, you know, Kier, I always end the podcast by turning the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin. Baka meron ka naiisip na tanong dyan, kahit ano. I will try to answer it. Sige, meron akong naiisip, Nelson. Ano yan? Nakinig ka, ha? Ito ay pinto. Oo. Diba, Miss Elman? Sa'yo, pinto. And behind this door are your greatest enemy. Sinong pipiliin mong awayin? Model, singer, or reporter? At bakit? Why? Alam mo, pangalanan na natin eh. Inaano mo eh. okay. Ito yung totoo ah. Totoo to. I think maraming beses naman na natin napag-usapan to for me to na yung for me to have proven myself na nagsasabi ako ng totoo. Like you. I have made peace with my past. At dapat ganun naman talaga. At parang dumating sa point actually na meron akong mga tao in my past na inaaway ako. And hindi ako sa taray kong ito. Hindi ako umaaway pabalik. One, I choose my battles. Yeah. Two, mahal ko yung kapayapaan ko eh sa loob. Right. Ang feeling ko pinagkaloob ito ng Panginoon. At iniingatan ko. So if there's anybody or anything na makakasira o makakapitik man lang dun sa kapayapaan na yun, nilalayuan ko. Yeah. Kaya nga, selective na ako dun sa mga taong pinakikisamahan ko ngayon. Hindi na ganun karami ang kaibigan ko. Kasi yung kapayapaan na yun, kumbaga nagsishare tayo nun eh. Pag hindi mo sinishare yung kapayapaan na meron ako, yung peace na meron ako, lalayo ako sa'yo. Right. Pero Nelson, sino nga? Ang dami mong sinabi. Wala. Another question pwede? Naku, ayan. Ang dami na. Ganina. O sige.
Sige. Kaya mo ah. Halimbawa, sige, halimbawa, magbabakasyon ka. Hmm. Di ba? So magro-road trip kayo. Eh yung kamag-anak mo o kapamilya mo, gusto hiramin yung sasakyan mo. Hiramin mo ba yun, Nelson? Depende. Kung may gagamitin akong sasakyan, ipahihiram ko. Pero kung wala, right. Sorry, that's mine. Oh, sorry. Hayop ka. Binabase mo sa ano eh. Binabase mo sa mga ano eh. Nangaano ka eh. Nangaano ka eh. Oo. Oh, oh. Oh, ito na lang tanong ko sa'yo. Last question ko. Nagkaroon ka ba ng eksena dati na ano, na nakabrief ka lang sa ano, sa sumasayaw ka nang naka-brief sa beach habang nagaganon kayo ng mga yung buli-buli ata o yung tutsi-butsi. Totoo. Di ba ganun dati mga pelikula yung ending silhouette shot tapos naka-trunks, di ba? Totoo, dumaan ka sa ganun. Talagang sabi kasi sa akin Nelson, sabi sa akin yeah, kailangan mo rin mag-trunks, sabi ganun. Sabi ko, ayok nga, hindi ako sanay. Biglang sinabi sa akin, sabi ng director ko, hindi ka magta-trunks, hindi na raw mag-shooting. Eh dahil bata ako, wala akong experience, baguhan ako sa showbiz, obviously, matatakot ka. So, ginawa ako. I think yung trunks ko, blue or yellow eh. Totoo ba? Tapos nagsayaw ka sa beach lang naka-trunks? Oo, parang meron pang parang ano malaking ball eh, beach ball, ganyan-ganyan eh. Ewan ko kung ano yung basta, tootsie-wootsie ata yun or something, or woolly-bully. Batang-bata ako noong 19 years old. Oh my God, totoo ba? Alam mo, kaya ko, alam nyo, okay mga kapuso, ito yung ano, ito yung inside joke kasi namin yan. Na parang, ikaw hindi ka gumawa ng pelikula na naka-trunks ka sa beach na nagsasayaw eh. So parang tapos tinatawanan lang ako ni Kier. So alam mo yun, eh since naman minamalasado naman ako, tinanong na kita ngayon, totoo pala na meron kang ganun? Meron. Isang beses lang naman, Nelson. Kahit pa. Natatawa ka sa mga gumawa nun, tapos meron ka rin pala. At least naging part ako ng usap-usapan, di ba? Anyway, Kier, thank you very much. Alam mo, like what I said, personal friend ko po itong si Kier. Pero with this hour talk that we had, ang dami ko pa rin palang matututunan sa'yo, ang dami ko pa rin palang malalaman sa'yo. Kasi hindi po talaga ito pala kwento. Hindi ko alam kung bakit ngayon masyado kang open. Of course, para sa'yo yan, Nelson. Ang sa akin naman, basta Nelson, isa ka sa mga trustworthy na media or showbiz reporter na talagang pinagkakatiwalaan ng lahat. And I want to congratulate you for that, Nelson. And I'm proud to be your friend. Naku, I'm proud to be your friend. Alam mo yan. Thank you, Nelson.